yan nga ang tumingin sa aking TikTok profile. Okay? So, tinignan ko siya kagabi, dalawa. Alright, so welcome or welcome back sa Learning Buddy. This is your Marvin. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe, please pindutin na ang pulang button sa ibaba. In this episode, ipapakita ko kung anong bagong feature ng TikTok. Ito ang aking TikTok, no? So ngayon, nung nakaraan niya, nakatanggap ako ng message sa aking TikTok, no, dito, sa message. Pindutin lamang yung message button. And then, nakita dyan or nagpadala ang TikTok na pwede ko na daw, yan, ito, no, profile views. Yan, pindutin natin yan. Profile views. People who viewed your profile in the past 30 days will appear here. Only you can view na kung sino ang nag-view sa profile mo. Ikaw lang ang makakakita kung sino ang nag-view sa profile mo. Now, so, ito nga. Meron tayong nakikita niyan ngayon. Si Fishcall. Fishcall ba yan? Basta yan ang nag-view ngayon sa akin. So, pwede ko rin siya makita pag sinurn on mo na yan sa napanood nyo na yung una kong video tungkol dyan kung paano siya ituturn on. Madali lang naman. Sundan nyo na lang. So, ilalagay ko na lang sa pinned comments yung vlog ko na una kung paano inactivate yan. So, ngayon, ang gagawin nga, pupunta tayo dito sa profile mo. Pag pumunta ka dyan, makikita mo yung mata. Ayun, yung isang mata doon sa katabi ng TikTok name ko, diba? Yung username ko ay Learning Buddy at katabi niya doon sa kanyang bandang kanang bahagi, yung mata. Pindutin ko yung mata. Yan nga ang tumingin sa aking TikTok profile. Okay? So, tinignan ko siya kagabi, dalawa, no? Pero yung isa ay inabutan na ng siguro 30th day na, kaya nawala na siya. Pero ito po ay makikita nyo lamang dito yung mga nag-stalk sa'yo sa loob ng 30 days. Kapag tapos na yung 30 days, simula nung nag-stalk siya sa'yo, mawawala na or hindi mo na siya makikita dito. Okay? So nakita nga natin meron ditong message button. Pwede mo siyang message. Pinatid ko muna yung... So hindi. Bakit hindi kaya? May privacy siya. Hindi ko siya pwedeng i-message. Try natin. Hi po. So, bakit ganyan lumalabas? Hindi ko siya ma-message kasi siguro ay naka-private siya. Hindi ko siya ma-message. Not unless i-follow ko siya. Pindutin ko siya, yung profile niya. Okay, so, yan. Friends na pala kami. Pero, parang hindi ko siya ma-message dahil siya ay naka-private. So, ganun lang po ang pagtingin, no? Ulitin natin. Pag naset mo na yon, tingnan nyo isa ko yung vlog. Pag naset nyo na yon, punta kayo sa TikTok, punta kayo sa profile, punta kayo din sa mata, at makikita mo na yung mga taong nag-stalk sa'yo. Pwede mo siyang i-message, okay? Pwede mong i-stalk yung kanyang profile at i-follow mo siya. And then, punta ka doon sa settings sa taas, makikita mo yon. Kung ayaw mong i-activate ito, i-deactivate mo, pindutin mo yon. Good? Disable mo lang, no? Pero kung gusto mong gamitin yan, ay enable. Tandaan po, no? Ang makikita lang dito ay yung mga taong nag-activate din ng feature na ito. Kapag hindi sila nag-activate, meaning hindi natin makikita na sila ay nag-stalk or hindi nila makikita na tayo ay nag-stalk kung hindi activated sa kanila ito. Dapat two-way yung activated, yung sa'yo at saka yung nag-stalk sa'yo. Okay? So, yun lamang sana ay manatutunan at huwag kalimutang mag-subscribe.